kadalasang nangyayari ng nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging full screen tapos nagwe-wave siya. So ayun yun. Hello guys, welcome ulit sa aking channel. So ngayon magre-repair tayo ng TV sa inyong tatak CRT 21 inches. So yun. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna kay Sir Jess Repair TV, Jess Repair TV from Laguna. Thank you, sir. Tsaka si Jason Electronic TV. So shoutout po sa inyo lahat. Salamat. So ayun, tetesting natin, saksakan muna natin para malaman natin kung ano yung problema. Power on. Okay. May power siya. Oops. Pero may ganyan siya. Okay. So isa lang ang diretsyo natin dyan guys, yung yoke. Tingnan natin kung may sunog ang yoke o di kaya may shorted. So patayin natin, baka marami pa masira. So ayun, bubuksan muna natin. So ayun siya guys, nabuksan ko na. Tingnan natin. Kailangan mga konting lens para ayos yung gawa. Pag ganun kasi na horizontal line tapos karoon ng wave, kadalasan dito ang problema. Sunog yung inner coil niya sa loob. Check na lang natin. Parang wala naman nata dito. So ayun, yung pinaka outer pa lang may problema. So naputol, oh. Putol siya. So kailangan natin itong baklasin. Pwede natin itong i-repair kung kaya pa. Titingnan natin. So ayan, baklasin ko muna. Kasi putol ito. Gawa nung inamag. Kailangan mo na idugtong muna. Okay? So dito, dugtong muna natin yung naputol kanina. Tapos saan natin i-check? Ito kuha lang tayo ng mga magnetic coil. Ayan. And kailangan natin niya siyang hangin. Dugtong muna natin kasi ito yung ito na siguro yung problema. Putol kasi.
eh saka natin testing. So sana ito lang problema. Ito lang problema, tapos na. Okay na. Pero pag hindi, ito troubleshoot pa natin. Sana muna natin ibalik lahat. Okay din, testing. Sana gawa na. Ay, sarap. Tapos, yan. Wala. Wala siya. So, walang heater. So, yun. Na may dugtong natin na wala yung heater, kailangan natin double check, baka may problema pa ulit dito. Vertical muna tayo. Horizontal. Masira na to. All good. Horizontal niya. Double check ulit to. Testing natin ulit saglit. Para malaman natin kung saan ito yung problema. Okay. Testing. So, yun. Ganun pa din. Ganun pa rin siya. Sa talagang nasa iyo ang problema. Kailangan natin itong kalasin ulit. Then i-check yung nang loob niya. Kailangan dito talaga ang problema na. So kalasin muna natin to. Para ma-check natin kung may sunog pa sa loob. So eto, tanggal yung ano na, hindi na kumakapit. So kailangan natin itong ayusin. So eto, may putol dito. So kung nakikita nyo to, ito yung putol.
Tapos dito, tingnan natin ito kung meron. Oops, naputol na nga. So ito yun. Kukonect lang natin to. Ano kaya, mare-repair pa to. So sige, gawin natin ang paraan para mabuo. Kailangan natin dugtong lang ito. Kasi inamag. So dito, kailangan talaga tiyagay natin, tanggalin. So kung meron kang pamalik dyan, pwede na naman. Kaya lang ito kasi, nabuusan ako nitong klaseng gantong yok, kaya piliting kong i-repair, sana magawa pa. So, babaklasin natin muna itong coil. Para may dugtong lang yung pinaang loob kasi andito ang problema. Bandang loob. Okay. So bali ito, andito na yung putol. Kailangan natin idugtong na. So ito yung pinakang loob. So hindi naman siya malala. So ito yung mga kadalasang nagiging problema ng TV na CRT na kung saan may mga wave. Nag-wave, parang nag-wave yung screen niya, yung display I mean. So ito lang, diretso mo ito. Ito yung familiar na sa lahat ng mga technician na mga matagal lang naggagawa. So para sa mga baguhan po, pagka may nagka-problema ito, ganun yung nakikita natin sa screen, diretso natin ang yoke kasi dito nagkaka-problema talaga yun. Kailangan natin ng tape. So dito kailangan maayos din yung pagkalagay para sa akin kung kanina para makaiwas ng shorted. Saka natin ulit siya tetestingin. Ayan. Sabit muna. Testing kung gagana na ako o hindi. Then testing. So ayan, dito tayo sa harap. Yun, gumana na siya. So kung mapapansin nyo yung alon-alon, so normal lang ulit sa camera ko, yun masyado kasing sensitive. So kung mapapansin nyo, mayroon tong kulay itim dito, kailangan i-realign lang natin tong yoke para makuha natin yung mismong pinakang screen niya. So ayan. So ayan, pagka nakuha natin yung tamang align, kailangan tayo maghigpit. Then saka fix na. Tingnan na natin sa harap.
So ayan. Okay na. Nasa align na siya. Try natin yung menu. So ayan. So ayan lang guys, yun lang yung problema. Kung napansin niyo may unang part ng video is basta ganun na meron na siyang wave. Wave yan. So automatic na yan sa yoke na yan. Yan yung kadalasang nangyayari ng nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging full screen tapos nagwe-wave siya. So ayun yun. So I hope na may natutunan ka ulit sa video na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe na rin para lagi kang ma-update sa mga videos ko. So ayun, salamat sa panonood. Keep safe and God bless.